Nananatili pa rin nasa top rank ang Creamline Cool Smashers at tinalo ang Akari in 4 sets. Pero Akari, nagpakita rin ng magandang laban sa Creamline, kaya mga Ilonggo, naghiyawan sa bawat hampas ng bola dahil sa higpit ng laban. Pero Creamline, mapapanatili kaya nilang maging malakas ngayong hindi pa rin makakalaro si Alyssa Valdez sa semis? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Nasungkit ng Creamline ang top seed sa 2023 Premier Volleyball League All-Filipino Conference Semifinals matapos talunin ang Akari in 4 sets sa score na 25-17, 25-22, 29-27 at 25-8 sa City of Love sa San Agustin Gym, Iloilo City. Isang laro lang ang ibinagsak ng defending champion sa buong conference at nasungkit ang ikapitong panalo nito laban sa Power Chargers sa harap ng mga Ilonggo fans na dumalo sa San Agustin Gym. Ang walang kakupas-kupas na si Gia De Guzman ang hinirang naman na player of the game dahil sa kanyang kamangha-manghang 8 points including 2 attacks, 1 block and 2 service aces with 22 excellent sets. Naging mainit ang laban nang magsimula na ang third set dahil biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Naging spark plug naman si Suyod sa Akari, kaya hiyawan ang mga Ilonggo sa higpit ng laban. Raagas, Genesis at Suyod, todo ang teamwork upang sugpuin ang momentum ng Creamline. Pero Gia De Guzman mas naging mautak sa kanyang mga sets dahil litong-lito ang mga blockers ng Akari. Pero sa puntong ito, mas nanaig ang kagustuhan ng Akari na makaisa sa Creamline. Kaya din, tumulong na rin upang makuha ang third set. Hanggang sa isang off-the-block hit ni Suyod ang nagtapos sa nakakahingal na third set sa score na 29-27. Kaya sa fourth set, hindi na pinaporma pa ng Creamline ang Akari at mabilis nilang nakuha sa loob lamang ng 20 minutos. Iba pa rin talaga ang mga veterano at matindi ang connection sa isa't isa. Mas naging consistent ang Creamline sa kanilang depensa lalo na sa service department. At sa angking galing na ipinamalas ni Gia sa kanyang mga sets na litong-lito ang mga blockers ng Akari. Walang kupas pa rin ang sanib-pwersa ng tatlong magigiting na sina Michelle Gumabaw na nakapagtala ng 19 points. Sumunod naman si Gemma Galanza na may 17 points, habang si Tots Carlos ay nakapagtala ng 16 points. Sa kabilang banda, ang spark plug from the bench na si Suyod ang nagkaroon lamang ng double-digit scores sa Akari at nakapagtala ng 17 points. Kinumpirma naman ni Coach Sherwin na walang phenom sa semifinals. At kung wala pa rin si Valdez ay hindi pa rin ito problema dahil maganda pa rin ang ipinapakita ng tatlo. At lalo na ang connection meron ang GSZ tandem. At naging mahusay din si Gia sa kanyang pagiging isang team top team sa laro. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching! Next naman, ano yun? Si MG pala. MG! Ako naman. Oh my God! Sana all! I love you! Lori, ano ba yun? Mahirap na ako kayo lumabas eh. At least may nakasalong mask, di ba? Okay, tama yung mga nandiyan sa'yo, Lori. Yung mga first aid kit mo. Ganon. Bag check mo. Ano yung nasa bag check? May passport ako dito. Gusto niya makita? Hindi nyo kaya, may lalagyan na. Sa Iloilo lang naman pupunta. Lori, from Ate MC. Ang laki pa ng maliit ang dalang. Huwag na ipakita yung picture, baka makita niya pa yung pagkababae. Thank you all.